Unang tanong ko, ipinangaral ba ni Yahushua ang born again? Oo o hindi? Kuya Jando, objection? Yes, ano yon? Wala po kami sa pangangaral ng baptism nga po. Oh yun, wala sa pangangaral ng baptism. So, okay. Ano yung counter mo? Ang tinitindig ko, ang born again, ang true church. Ngayon, siyempre, para malaman natin kung true church yan, ipinangaral ba ng founder yan? Kaya dapat niya sagutin yun kasi swak na swak talaga sa topic. Oh, sige, sige, sa New York. So, tinatanong niya ngayon kung nagturo ba ang apostol na may ng born again church. Sige, sige, go, go, go. Nagturo ang apostol ng pagbabautismo, Trinitarian, hindi Oneness. At yung Trinitarian ang tinuro ng mga alagad, hindi church. Objection. Anong objection? Bautismo ang sagot niya. Wala, out of topic. Yun ang tanong mo, iba? Hindi bautismo ang ano ko. Ang born again, ang born again ay ipinangaral. Oo, hindi. Ito, ang sabi ni Sanrio, nagturo ng born again pero hindi church yun. Yun sabi niya ha, ulitin ko ha. Ang sagot ni Sanrio, nagturo ng born again pero hindi church yun. Sige. So sinagot niya tanong mo. Nagturo ba? Again? Sabi niya nagturo pero hindi church yon. Sige, next question. Okay, follow up. Sundan ko yung ano, no, pagkaunawa mo sa born again. No? Sundan ko yan, kapatid. Yung born again po ba ay para ma-born again ka, kapatid, ay kailangan mo mabautismohan? O hindi? Objection po na. Yes! Yan! Objection! Go! Wala yun. Wala po kami para mabautismuhan. True church ang aming pinaglalabanan. Yes. Oh, yan. Mm. So, ang tanong mo, umbaw, napunta sa bautismo. Huwag kang magtanong naan para ma-member sa church. Ang okay, okay. Tanong dapat is, totoo bang sinasabi mo na kayo ang true church? Yes. Yun ang tanong. Next question. Follow up. Hindi kami ang true church. Sino? Yun ang magandang tanong doon. Oh. Turo. Oh. Oh, yun, di ba? Sige, go! Next question. Ang mga apostoles po ba, Brother Sanrio, ay born again? Oo o hindi? Objection po, Kuya Jando. Ano? Higibain niya po na hindi true church ang Catholic Church. Wala po kami sa alagad kung sila ba ay na-born again o hindi. Hindi niya tanong, Brother Sanrio, kung na-born again ba ang mga apostol. Ang tanong niya, sila ba ay member ng born again church? Yes or no? Hindi po sila member ng born again church kasi ang born again church ay sect and protestant gaya ng sabi mo. Wala pang protestant during that time sa mga apostles, yun po yung sagot ko. Inawin ko yung tanong ko kapatid kasi hindi yun ang tanong ko eh. Ang linaw ng tanong ko, ang mga apostoles po ba ay born again? Oo o hindi? Wait lang ha. Saruhin ko lang ha. Ang tanong mo, ang topic mo, ang born again ay true church. Marumbaw, saruhin ko lang. Ang tanong, ang topic nyo, ang born again ng true church, hindi ba? Ang born again ng true church, yes. Born again ng true church. Kaya, ang tanong mo sa kanya, kung ang mga apostol ay member ba ng born again church, tama? Mali. Ang tanong ko, kung ang apostol ay born again. Teka, klaruhin natin kasi, born again church ang topic mo. Ang tanong mo, born again ba ang mga apostol? Anong klaseng born again yung born again church ba o hindi? Klaruhin natin to. Linawin natin, ang mga apostol po ba ay na-born again? Oo o hindi? Ay na-born again? Oo o hindi? Teka. Member ba ng born again church o hindi? Yun ba? Ano yung tanong mo? Kasi ang topic mo kasi, patunayan mo na ang born again church ang true. Yes, so ang mga yes. Apostol, patunayan kaya sa pamamagitan ng apostol. So ang mga apostol ay member ng born again church. Yun ang role mo, hindi ba? Hindi membro. Kung born again, mismo sila ay born again. You must be born again. Preaching ni Yahushua, you must. Hindi yung member na registration. Bro, umbaw, walang issue sa registration. Ang tanong mo, ang mga apostol ba ay born again? Ang mga apostoles po ba ay born again? Oo o hindi? Ang role mo, patunay na born again ang true church. So, member ba sila ng born again church? Ngayon, kung hindi pala yun ang tanong, Brother Sanrio, ay out of topic yun. Kasi hindi yun ang tanong eh. Apo, yun din nga po yun yung ano, yung sinabi ko. Brother Umbaw, laruhin ko lang kasi ang role mo kasi Brother Umbaw, patunayan mo ang born again oneness church, yun ang true church. Brother Danjo, linawin ko rin ha, para mag-meet tayo halfway, okay? Ang born again, hindi yan registration ng ibang katulad ng ibang relayo. Ang born again, hindi yan na member ka ng ganito simbahan, hindi. Wait lang, kaya so hindi kayo registrado. Hindi lang born again. Kaya lahat ng taong nabautismo sa pangalan ni Yahushua, lahat. Hindi. Wait lang bro, ang topic kasi is true church. True church ang born again. True church ang apostle is member of the true church. So yung true church,
Laruin ko lang kasi... Linawi ko nga kapatid, linawi ko na nga. Ano ba ang pagkaintindi nyo sa church? Templo? Registration? Hindi! Lahat ng nananampalatay ng tama! Sa Diyos na buhay! Tamang pananampalataya ng iglesia! Naintindihan mo natin yan? Yun nga, ang true church, yun ang membro. Hindi ba? Yung true church, yon ang membro. So, ang tanong ko dapat kay Sanrio dyan, ang mga apostol ba ay member ba ng born again church para matindigan mo yung tema mali. Mo? Mali, hindi membership ang born again. Hindi membership. Ay, hindi mo naiintindihan. Ang born again ay experience. Kailangan mong ganapin. Church. Para ibilang ka. Hindi church. Membership na. Church, kasi experience pala. Yes. Yes. Brother Sanrio, ang sabi niya, ang born again ay hindi true church kasi experience. Yun ang sagot niya. Okay po, tanggap ko yung sagot niya. Kung yung born again po kailangan ng experience, parang trabaho, kailangan ng working experience. So, eto ha, Brother Umbao, tanungin mo siya about sa true church. Pero, ang born again is not a church but an experience. So, next question na lang. Basta ang tanong ko, pagtindig na kayo ang iglesyang tunay. Huwag mong ito kung sila ba ay nabautismohan, sila ba ay nagbagong buhay. Hindi yan ang topic. Kung sila ba ay nagbagong buhay, hindi yan ang topic. Yes. Member ba sila ng church na kinanibat mo? Sige, next question. Ang tanong ko ganito, kapag ang isang tao na experience niya ang born again experience, ginanap niya ang pagiging born again, maibibilang ba siya sa iglesia? Oo o hindi? Sagot. Kasi ang isang born again, dapat, bago ka mag-born again, dapat may iglesia muna. Kasi ang iniwan ni Kristo, iglesia, hindi born again. Itatayo ko ang aking iglesia, Matthew 16 verse 18. Hindi nag-iwan si Kristo ng born again. Objection, hindi niya sinagot. Ang oo o hindi muna, kategorikal. Sumagot siya ng hindi. Sumagot siya ng hindi, then nag-clarify siya. Okay, sige. Sumagot si Sanrio ng hindi, then nag-clarify siya. Sige. Proceed. Ano, proceed ka o next question? Pwede ko po yung sagot. Sige. Proceed ka sagot. Sige, proceed sagot. Ano yung kategori- isagot sa categorical? Sabi ko hindi, kasi hindi. Siya hindi born again. Si Christ ang iniwan iglesia, hindi Bible. Si Christ ang iniwan iglesia, hindi Protestant. Kaya kung sasabihin mo sa akin, pag na-born again ka, ay pasok ka sa iglesia, hindi. Iglesia muna bago ka ma-born again. Dapat ka munang pumasok sa kawan bago ka mabinyagan muli. Oh, next question, kapatid. Yung mga ibinilang, sabi mo hindi ah, sabi, hindi, naka-experience sila ng born again, hindi sila, clarify yung tanong, sagot mo ah. Yung mga naka-experience ng born again, hindi sila ibinilang sa iglesia, ang sagot mo, hindi. Ibig mong sabihin, yung na-experience... Typos muna. Ang sinabi niyang hindi, kasi tanong mo kasi is, sila ba ay member ng born again church? So, sagot niya... Father Jando, hindi ganun ang sagot ko. Ang sagot niya, sabi niya, ang tanong ko ganito, linawi ko ka Father Jando ah. Sabi ko yung na-born again experience, ibinibilang ba sa iglesia? Sagot niya, hindi, kasi kailangan mauna muna yung iglesia. Tama? Sige, klaroin natin. Pero Sanrio, ba't ka nagsagot kanina ng hindi? Ano yung anong pagkaunawa mo sa tanong niya? Hindi po. Bago po tayo ma-born again, dapat magtatag muna si Christ ng iglesia kasi yung iglesia ang mag-born again dun sa members. Yun. Sige. Next question. Malinaw ang sagot niya, hindi. Dahil kahit na born again experience ka na, hindi ka ibibilang sa iglesia. Linawin ko yung sagot niya, hindi. Kasi dapat daw mauna ang iglesia. Ang iglesia ba? Gusto ko abutin yung kung ano yung naabot ng kaisipan mo kapatid ha. Ano ba pagkaunawa mo sa iglesia, na totoong iglesia? Ito po ba yung mga nananampalataya ng totoo, tama, sa kay Yahushua? Ito ba yung iglesia? Oo o hindi? Time pause muna. Ang tanong niya Brother Sanrio, kasi baka hindi mo nawa kasi putol-putol eh. Ang tanong niya kasi... Pahulugan ng iglesia. Ano ba pagkaunawa mo sa iglesia? Sa'yo, yun ba daw ay... Yun ba mananampalataya? Yes or no? Yes! Hindi lang siya. Pero hindi lang siya mananampalataya. Ito rin ay tumutukoy sa its structure. At kahulugan ng iglesia, ito ay tumutukoy iglesia sa simbahan sa Tagalog, church sa English. Building at mga tao, kataholos, Roma 1 verse 7, ang inyong pananampalataya, balitang-balita sa buong daigdig. Oh, next question. Sundan ko yung paliwanan mo kaibigan. No? Yung structure na iglesia pinag-usapan natin dito ha, yung structure, binili ba yan ng dugo ni Yahushua? Oo o hindi? Objection Kuya Jando. Yes, anong objection? Hindi ko po alam kasi kung binili ba, eto to be honest, hindi ko po alam kung bumili ba si Kristo ng building sa pamamagitan ng dugo. Kasi ang alam kong binili ni Kristo yung... Taruhin ko lang muna yung sagot ni Brother Sanrio, Mark, kung baka hindi mo na-gets. Sabi niya, ang iglesia yung mananampalataya. Pero
siguro kailangan din ng structure. Kailangan na magpaulanan mo yan, di ba? So kailangan ng structure. Hindi niya sinabi na yung iglesia yun ang structure. Sabi niya yung iglesia yun ang membro, pero kailangan din ng structure. Yun ang sabi ni Sanrio. Okay, parang question mo hindi based sa sagot niya. Sige, next question na lang. Next question ko, kung hindi structure pala ang iglesia, kung hindi pala structure, kailangan lang ng structure ang isang iglesia, kailangan, pero specific, hindi siya yung iglesia. Di ba yun ang baliwanag mo, kaibigan? Kailangan lang ang iglesia, kailangan lang ng structure. Hindi siya yung iglesia. Hindi, sundan, nilalawin ko tanong mo kasi doon ako magtatanong. Wait lang, Kuya John, the objection. Ano objection mo? Ang gabi niya rito, ang sabi ko daw, hindi daw structure ang iglesia. Structure ang iglesia. Hindi kasi pwedeng bilihin ng dugo ni Kristo yung structure kasi wala namang kaluluwa yan. Sige, Brother Umbaw, ayusin mo tanong mo o mag next question ka na lang. Ulitin ko, Mark Umbawa, ang role mo dito, patunayan mo na sila, na ang born again, ang true church. Huwag mong patunayan na ang born again na experience. Pag na-experience mo, saka ka pa ipasok sa church. Eh, hindi yun ang role mo. Ang rule mo, patunayan mo na ang born again, ang true church. Yun ang rule mo, born again, ang true church. Si Sanrio naman, yung rule naman niya, ang born again ay sulpot. Sige, Brother Mark Umbaw, ayusin mo yung tanong mo o mag-next question ka? Session na lang. Mukhang sige, ganit. Session na lang, sige. Pagsalita ka, tugutin nyo yung time mo. Meron ka pang 5 minutes and 42 seconds. Ang true church po ba ay kailangan ma-born again? Oo o hindi? Yun. Pasok yun. Ang true church ba kailangan ma-born again o hindi? Actually, hindi. Kasi yung kailangan ma-born again, yung mga Hudyo na dapat maging Kristiyano. Yun yung kailangan na ipanganak muli. Ma-born again yung mga Hudyo na hindi Kristiyano. Pero yung mga Kristiyano na ipanganak mula sa langit. Iba kasi yung born again na ni Luther, iba yung born again ng Catholic Church. Ipanganak mula sa langit. Next question. Totoong iglesia po ba? Kailangan may kaugnayan sa founder? Oo o hindi? Oo naman! Alam nga naman ipaugnayan mo yung church mo dun sa secretary. Malamang dun sa nagtatag. Next question. Ang true church po ba? Kailangan ang katuruan ay hindi hihigit sa itinuro ng mga apostol? Oo o hindi? Oo naman! Hindi dapat hihigit, pero hindi sa Bible lang. Kasi may tradition din o may tinuro ang mga alagad na wala rin sa Bible. Yan na tinatawag na traditions kasi wala kayo nun kasi nga sekta. Next question. Ibig ko sabihin ng iglesia, ay totoong iglesia na tinatag ni Yahushua ay magtuturo ng higit sa itinuro ng mga apostoles. Saan mababasa sa scripture yan? Hindi siya mababasa sa scriptures kasi ang scriptures pinuunang traditions, which is wala naman din kayong ambag mga oneness. So yung Bible na nabuo sa traditions, which is wala kayong traditions, so wala kang alam. Yun ang pwede sagot. Next question. Next question, ang mga apostoles ba ay ano, ay true church na kung saan sila yung nandoon sa Day of Pentecost o hindi? Oo! At kaya ko naman din patunayan yung mga iglesia na nasa Bible, yan ay pagmamayari ng Catholic Church ngayon nasa Italia, na which is hindi mo pwedeng patunayan kasi hindi naman yun oneness church ngayon. Yung true church ba nangangaral ng Trinity? Oo hindi? Yung true church, hindi lang true church yung nangangaral ng Trinity. Yung Aglipayan, sabi mo nga, yung born again na sekta, nangangaral din ng Trinity. So hindi lang kami kasi maraming Trinitarian baptism. So wag lang kaming sisihin mo. Marami ring sulpot na may Trinitarian sect. Next question. Paano kasi no, yung true church, yung totoong iglesia, ay na may mababasa ba sa Holy Scripture na mangangaral ng Trinity? Meron o wala? Oo! Sa Gawa 28 verse 17 ba yung ano? Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit, Trinitarian Baptism sa Catholic Church. Ewan ko lang sa iba ha, pero sa amin, Trinitarian Baptism tawag. Next question, kapatid. Yung true church ba ay nagpoprotesta sa mga Roman Empire saka sa Judaism sa panahon ni Yahushua tsaka ng mga apostol? Protestante ba sila sa Roman Catholic, Roman Empire tsaka sa Judaism? Tama o mali? Hindi kami protestante kasi ang Catholic Church religion nga. Paano kami maging protestante? At tsaka pangalawa, hindi rin kami nagpaprotesta sa Judaism kasi Abrahamic religion kami, kaya nga kami nasa Jerusalem eh. Bawal nga protestant na eh. Kung protestant ang Catholic Church, eh, sana wala kami sa Jerusalem. Yun po yung sagot. Next question, ang true church ba ay ang binayaran na ang binayaran ni Yahushua ay yung binayaran ng kasalanan ng true church ay yung nakaraang kasalanan lang? Tama o mali? Kuya John, the objection. Yes, anong objection? Bakit naman napunta kami sa kasalanan? Wala naman akong ginagawa masama. Kuya John, grabe ka. Eh,
Wala na kasalanan. Mark, kung ba, mas maganda na hindi, kasi patapos na yung oras mo, mas maganda i-DM mo kay Sandrio kung hindi born again church ang true church, eh ano? Yun ang dapat mong i-DM. Objection ako. Meron ka, na lang 1 minute and 8 seconds. Counter ako, kasi ang stand ko, ang born again, yung true church sa born again na tinitindigan ko, binayaran ang past, present, tsaka future na kasalanan. Kaya gusto ko malaman sa kanya kung ang true church na pinaniniwalaan niya ay ang binayaran lang ni Yahushua, yung nakaraang kasalanan lang. Kaya gusto ko malinaw sa kanya yun, kasi sa rebuttal ko yun, pag-uusapan. Kaya gusto ko malaman yung stand niya pagdating doon. Brother Sadio, tatanggapin mo ba yung katwiran niya o hindi? Wala po ko kasalanan, kuya, dyan. The true church lang po tayo. Wala po mong ginagawang sama. Brother Mark Umbao, ito, paalala ko lang anak, meron kayong sariling yung view about sa True Church at meron din sariling view si Sanrio. So, ang sa'yo dapat dito, ano mo kay Sanrio na kung hindi kayo True Church, then ano ang True Church yung dapat mong i-gate doon? Kasi kailangan mo patunayan, matapos na lang yung oras mo, kailangan mo patunayan sa kanya na kayo talaga ang True Church.